Kaya nga bagay sila magkapatid sa ating pamilya. Taas na upang puri rin ni Rochelle na nakiayon sa kanyang pinsan na si Jinky. Lahat ng nakarinig ay napangiti. Ang ilan nakaramdam ng inggit kina Rochelle dahil halos nasa pamilya na ng mga itong lahat. Nahihiyang ngumiti si Elizabeth sa lahat ng naroroon pero deep inside of her heart ay nag-uumapaw sa tuwa ang kanyang puso dahil sa mga mapuring naririnig. Mabuti na lang talaga at naagaw ng kanyang anak si Justin mula kay Ashley. At ngayon naman ay ang panganay niyang anak ang maaaring maging asawa ng bigati nilang bisita. Here you are, my precious granddaughter! Kay lapad ng ngiting nakapaskil sa labi ni Lara habang nakatingin sa papalapit niyang apo. Biglang nabura ang ngiti sa labi ni Elizabeth nang makilalang tinutukoy ni Lara. Bakit ba hindi nila mapagtuunan ng pansin ang kung sino ang pinagkakatiwala ng matanda na siyang mag-ayos ng venue? Hindi magawang ihiwalay ni Marlo ng tingin sa babaeng papalapit sa birthday celebrant. Simple lang ang pananamit at ayos ito pero angat pa rin ang kagandahan sa lahat ng kababaihang naroroon. Ang dress nitong silky ang tela ay humahagod sa makurba nitong balakang at bewang. Kahit may amnesia siya, ay alam niyang hindi siya ang tipo ng lalaking tumitingin sa panlabas na anyo ng isang babae. O siya ang tipong hindi madaling maakit sa tingin lamang sa isang babae, kahit maganda pa ito lalo ng katawan. Pero ngayon, hindi niya naiwasang mapatitig sa magandang hubog ng katawan ni Ashley. Para itong manikang binihisan at nagkatawang tao lamang. Ang ganda rin ng legs nito at ang puti. Nakikita niya yun mula sa slit ng mahaba nitong dress. Lapat ang ngipin at pinigilan ni Melissa na bumalatay sa kanyang mukha ang galit at inggit na nadarama para kay Ashley. Lalong ningat-ngat ng panibugho ang kanyang puso nang mahuli ang kakaibang titig ni Marlon sa babae. Maging si Justin, hindi maiwasang mapatitig sa katawan ni Ashley. Isa yun sa nagustuhan niya sa dalaga noon pa man. Mukhang lalong gumanda pa ito kahit may anak na. Muling napalunok ng sariling laway si Justin. Tama lamang ang korte nito, pero perfect para sa kanilang mga lalaki ang ganun lamang na hugis. Mas exposed ang hinaharap ng kanyang nobya pero kakaiba pa rin ang kay Ashley. Ngumiti si Ashley sa mga naroroon bago lumapit sa abuela at humalik sa pisngi nito. Ashley, wala ka man lang dalang regalo para kay Lola? Nanghuhusga ang tono ng tanong ni Beauty upang nabawasan ang confidence nito sa katawan. Biglang natahimik ang paligid at lahat ng tingin ay nakatuon kay Ashley. Dahan-dahan namang humarap si Ashley sa pinsan at ngumiti. Kailangan ko pa bang ibalandra sa harap ng lahat ang regalo ko kay Lola? Ay, Ashley, pagpasensyahan mo na si Beauty ah. Alam naman namin na nagtitipid ka dahil hindi biro ang maging isang single mother. Gustong matawa ni Ashley at umakto pa si Melissa na mukhang naaawa sa kanyang kalagayan. Pagtingin niya sa mga nakapaligid, mukhang mga na-shock sa narinig. Ang mga magulang ni Justin, nanghuhusga din ang tingin sa kanya. Kung gano'n, nagsinungaling noon si Justin sa amin. Kung bakit kayo nagkahiwalay, Ashley? Mahamig sa tinig ni Jinky ang galit at feeling ito na loko sila. Napatingin si Jomar kay Marlon na tahimik lang na nakikinig. Pero ang mga titig nito naging mapang-arok. Napailing siya. Ganito pala magsiraan ang mayayaman. Animoy concern, pero sinadya upang mapahiya ang taong nais sa mga ito na matahin. Ma'am, wag na po natin yung pag-usapan ngayon, pakiusap ni Justin sa ina. Napahigpit ang hawak ni Beauty sa braso ni Justin at ramdam niyang malaki ang concern nito ngayon kay Ashley. Oh, sorry. Hindi ko dapat yan sinabi. Apologetic na tumingin si Melissa kay Ashley. Pero sa kaloob-looban, napangisi siya at nagmukha itong kawawa at masama sa paningin ng lahat ng naroroon ngayon. Naikuyom ni Ashley ang kanang palad at pinigilan ang sariling sagutin ng pinsan. Ito ang iniiwasan niya kaya ayaw niyang iharap sa mga ito ang kanyang kambal na anak. Napataas ang kilay ni Rochelle at pinakatitigan ang babaeng gustong kutsyain ng magkapatid. Napansin niya rin kanina ang kakaibang titig ni Marlon dito. Ano ang masama sa pagiging single mother? Ngayon lang ba kayo nakakilala ng isang babaeng katulad niya? Huling natahimik ang lahat at nabaling ang tingin kay Marlon na siyang nagsalita. Maging si Ashley naghulat sa pagsasalita ng lalaki
at hindi niya inaasahan yun. Parang nalunok naman ni Melissa ang sariling dila nang maramdamang hindi nagustuhan ni Marlon ang ginawa niyang pamamahiya sa sariling pinsan. At regalo na lang ba ang mahalaga sa ganitong okasyon ngayon? Tanong muli ni Marlon. Hindi magawang sagutin ni Melissa ang binata. Biglang nabaliktad ang sitwasyon. Siya ang napahiya dahil sa puna at galing pa kay Marlon. Sinamaan ni Lara ng tingin ang magkapatid dahil naging nonsense na naman ang mga ito at sa harap pa ng maraming tao. Ngumiti si Ashley kay Marlon at nagpapasalamat ang tinging pinukol dito. Mr. Marlon, pasensya na at ngayon ko lang kayo napansin. Sorry, hindi ko po alam na hindi pa alam ng mga magulang ni Justin ang naputol ang pagpapaliwanag ni Melissa nang magsalita si Ashley. Hindi mo na kailangan magpaliwanag. At wala rin akong obligasyong ipaalam pa sa pamilya ni Justin ang tukol sa pagkakaroon ko ng anak. Dahil bago pa ako umalis noong papuntang Italy, alam niyong pinutol ko na ang ugnayan sa pagitan namin ni Justin. Tumingin si Ashley sa mga magulang ni Justin. Kung wala po kayo alam, hindi ko na yung kasalanan. At lalong hindi ko kasalanan kung bakit nasira ang tiwala ko at nawala ang pagmamahal sa kanya. Nagkaroon ng komosyon at napatanong ang mga walang alam na naroroon kung ano ang ibig sabihin ni Ashley. Nagngalit ang bagang ni Justin at sinisisi si Beauty kung bakit naungkat pa ang nakaraan at sa harap pa ng ibang tao. Ang tingin sa kanya ng mga magulang, nanunumbat pa dahil napahiya rin sa sinabi ni Ashley. What? Bakit hindi ko yan alam? Galit pa rin na tanong ni Jinky. Gustong maiyak ni Beauty at ramdam niya ang galit sa kanya ngayon ni Justin. Kapag tumagal pa ang ganong topic, baka mabanggit pa ni Ashley ang katotohanan. Mabilis namang nilapitan ni Elizabeth si Jinky at pinakalma. Mamaya na natin pag-usapan ang tungkol dito, please. Inis na tumayo si Lara mula sa kinauupuan upang putulin na ang hindi magandang paksa. Sorry for the chaos, everyone. Nanilikha ng aking mga apo. Tama pong isang single mom ngayon si Ashley. Pero hindi totoong naghihirap siya dahil hindi ko yan hahayaang mangyari. Isa pa ang tulad niya ay hindi kailangan ng tulong ko upang umangat sa buhay. Patunay niyan, siya ang designer sa venue na to. Napalitan ng paghanga ang tingin ng lahat kay Ashley. Gusto ko rin ng ganito sa aking darating na kaarawan. Maari ko bang makuha ang iyong serbisyo, iha? Tanong ng isa pang naroon na donya. Maging si Jomar napangiti at humanga sa babaeng kanina lang, mukhang kawawa sa mata ng mga naroroon. Pagtingin niya kay Marlon, ay seryoso ang aura na mukha nito. Pansin niya ring malalim ang iniisip nito. Nilapitan ni Rochelle si Elizabeth at dinamayan nito. Biglang nabaling na kasi ang tingin ng lahat sa pamangkin ng asawa nito. Maging si Melissa, parang hangin na lang na nakatayo sa tabi ni Marlon. At si Dale, hindi na maalis ang tingin nito. Mula pa kanina sa babaeng, ayaw na rin niyang makasalamuha. Tahimik na iniwan ni Justin ang nobya at gusto munang magpahangin. Ewan ba niya? Hindi niya gustong makita na hinahangaan ng kalalakihan si Ashley. Nakakaramdam siya ng selos na hindi na niya dapat maramdaman pa. Sir, ayos lang po ba kayo? Tanong ni Jomar sa binata nang mapansing sa punito ang ulo. Dahil mo muna ako sa banda dun, turo ni Marlon. Biglang sumakit ang ulo niya dahil siguro sa ingay at matao. Ako na sasama sa kanya, presinta ni Melissa. No, kailangan ka dito ng iyong pamilya. Gusto ko rin mapag-isa muna. Malamig na tanggi ni Marlon sa dalaga. Inis na sinundan ng tanong ni Melissa ang pagtalikod ni Marlon. Gusto niya sanang lumayo mula doon. Naiinis siya at biglang naging bida si Ashley sa mga naroroon. Nang magsalubong ang tingin nila ng kapatid, sinamaan niya ito ng tingin. Kung hindi ito nagsimula kanina, hindi sana siya nakapagsalita ng ganun. Umirap pa ito sa kanya bago tumalikod. Alam niyang susundan nito si Justin. Bumalik ka na doon at kumain, utos ni Marlon kay Jomar. Sinunod ni Jomar ang binata. Alam niyang gusto nito mapag-isa. Isa pa, nasa paligid naman si Melvin at palihim na binabantayan ang kaligtasan ni Marlon. Napabuntong hininga si Marlon habang nakatanaw sa makulimlim na bahagi ng naturang bakuran. Nang mapansin ang pool, naisip niyang doon tumambay. Ngunit bago pa siya makalayo, may naulinigan siyang nagtatalo. Umamin ka nga! May nararamdaman ka pa ba sa babaeng yun? Kaya ka nagagalit ng ganyan sa akin ngayon? Tumigil ka na, Beauty!
Hindi ka ba masaya na naagaw mo na ako sa iyong pinsan? Mariing naglapat ang mga labi ni Beauty at pinigilan ang sariling mapaiyak. Naagaw? Yan na ba ngayon ang tingin mo sa ating relasyon? Nanunumbat niyang tanong sa nobyo. Bakit? Hindi nga ba? Nanguuyam ang tono na tanong ni Justin na siyang sumugat lalo sa puso ni Beauty. Nang marinig ni Marlon ang hikbi ng babae, nagpasya siyang bumalik sa umpukan ng mga bisita. Mula sa kinauupuan, napatitig si Marlon kay Ashley. Mukhang masaya ito at nakangiti habang nakikipag-usap sa abuela nito. Marahil naramdaman itong may nakatingin. Nang lumingon ito sa gawi niya, hindi siya nag-abalang umiwas ang tingin. Lalo siyang naaliw na titigan ito. Nang umiti ito na parabang nahihiya. Mataman na pinagmasdan ni Melvin si Marlon habang tinititigan nito ang larawang kanyang kuha mula noong nakaraang araw. Ang balak niya noon ay aalamin lamang ang tirahan ni Ashley. Ngunit iba ang kanyang natuklasan. Ngayon lang siya nagkaroon ng pagkakataon na makalapit kay Marlon dahil mahigpit ang lihim nang nagbabantay sa bawat kilos nito. Siya ba ang kambal na yung tinutukoy? Tanong ni Melvin. Sumandal si Marlon sa sandali na kinaupuan at tumingin kay Melvin. Ano pa ang impormasyong nakuha mo mula sa kanilang ina? Nakipaglaban ng titig si Melvin sa kanyang kausap. Hindi niya alam kung ano ang iniisip nito sa natuklasan. Mukhang hindi na ito nagulat na si Miss Ashley ang ina ng mga batang umangkin dito na ama. Inilabas niya ang isa pang report papers na nakuha tungkol sa babae. Nakatakda ng ikasal noon sina Justin at Miss Ashley. Ngunit biglang umalis ng bansa ang babae at walang linaw ang dahilan. Hindi rin magandang reputasyon ng babae dahil nakailang palit na ng karelasyon bago pa naging sila ni Justin. Gusto kong alamin mo kung nalalapitan pa rin ba siya ng lalaking yan. Tukoy ni Marlon kay Justin. Nagtataka man, tumango si Melvin sa binata. Tungkol kay Mr. Ralph, alamin mo kung anong relasyon nila bukod sa pagiging magkasosyo. Nadagdagan ang pagdududa ni Melvin, ngunit hindi niya yun isinatinig. Mukhang hindi sa bata interesado ang binata, kundi sa ina ng kambal. Tumikim si Marlon nang mabasa ang iniisip ni Melvin. Ina siya ng mga anak ko, kaya dapat lang na walang maging sabit sa akin pangalan. Isa pa, gusto kong masiguro na wala siyang maitim na motibo sa pakikipaglapit sa akin. Humulma pa rin ang sinusupil ni Melvin ang ngiti sa kanyang labi kahit pinipigilan ang sarili na huwag ngumiti. Tumikim siya nang mapansin na naging awkward na ang kaharap. So, hindi mo na ba ipapa-DNA test ang kambal? Huwag muna ngayon, pero kailangan ko masiguro ang kanilang kaligtasan. Hindi maaaring may ibang makaalam tungkol sa kanila sa ngayon. Ang kailangan ko lang, masigurong hindi kaaway ang may pakana kung bakit nabuntis ko ang babaeng yan. Paano si Miss Melissa? Magagamit ko pa siya. Isa pa, hindi pwedeng baliwalain ang nangyari sa amin. Nakapagtataka lang. Tumalab naman sa iyo ang gamot na pinainom ni Jomar. Hindi kaya may pampainit na namang nailagay sa inumin mo? Kaya na natili ang buhay kahit tulog na? Naitanong ni Melvin at napaisip ng malalim. Pumalakpak si Marlon at ang seryoso pa ng lalaki. Maging siya, hindi rin sigurado kung natuloy ba ang ginawa sa katawan ni Melissa. Susunduin ko si Lolo sa susunod na linggo. Ipapaubaya ko na sa iyong pagbabantay sa kambal. Tumango si Melvin. Kailangan ko na umalis. Baka mapansin na ng matagal kong pamamalagi dito sa iyong opisina. Sinundan ni Marlon ang tingin ng kaibigan hanggang sa makalabas ng opisina. Maaga pa naman kaya alam niyang walang ibang tao sa paligid. Ang taong laging nakasunod sa kanya, hindi naman makapasok sa loob ng kumpanya. Sa opisina, nagtataka si Ashley at dumalaw sa kanya si Justin. Anong kailangan mo? Pwede ba tayong mag-usap? Wala akong matandaang may kailangan tayong pag-usapan about business. Pagtataray ni Ashley sa binata. I'm sorry. Tumikwas ang kaliwang kilay ni Ashley at pinakatitigan si Justin. Alam kong kasalanan ko kung bakit naging single mom ka ngayon. Kung hindi sana ako nagpatukso sa iyong pinsan noon ay hindi ako nagsisisi. Sa kung anong meron ako. Sa kung ano ang naging buhay ko ngayon. Ang pinagsisihan ko ay ang minahal kita noon. May diin ang bawat katagang binigkas ni Ashley. Bumalatay ang sakit sa mukha ni Justin pero hindi na konsensya si Ashley.
at hindi niya babawi ng sinabi dahil yun ang totoo. Hindi kita masisisi. Kung galit ka pa rin sa akin. Ibig sabihin lang yan, may nararamdaman ka pa sa akin. Kaya hindi mo pa rin ako mapapatawad. What? Natawa si Ashley at hindi makapaniwalang nakatitig kay Justin. Are you okay? Look, Ashley. Kaya kong tanggapin ang kambal kung bibigyan mo pa ako ng chance na... Wait! Inunat ni Ashley ang isang kamay sa harapan ni Justin upang patigilin ito sa pagsasalita. Anong pinagsasabi mo? Mukhang nasisiraan na ng bait ang tingin niya sa binata ngayon. Eh, hindi ko itutuloy ang kasal namin ni Beauty. Tanggapin mo akong muli sa iyong buhay. Umawang ang labi ni Ashley at pinakatitigan si Justin. Inaarok kung seryoso ba ito sa pinagsasabi nito sa kanya. Kagabi ko lang napagtantong mahal pa rin kita, Ashley. Napangisi si Ashley. Paramdam niyang hindi tumapakali nang ipatong niya ang kanang palad sa balikat nito. Lalong lumawak ang ngiti sa kanyang labi. Natuwa siya hindi dahil mahal pa rin siya na lalaki. Natuwa siya dahil mukhang alam na niya kung paano gantihan lalo na ang pinsan. Sabihin mo lang kung ano ang gusto mong gawin para bumalik ka na sa akin. Nagkaroon ng sigla ang tinig ni Justin dahil sa ginawa ng dalaga. Dahan-dahang pinagapang ni Ashley ang palad mula sa balikat patungo sa leeg ni Justin. Yumuko at inilapit ang bibig sa punong tainga nito. Kung may iba lang nakakakita sa kanila ngayon, nagmumukhang inaakit niya ang binata. Napasinghap si Justin. Gagawin mo ang lahat para mapatawad na kita? Nanatiling nakapikit na tumango si Justin sa dalaga. Patunayan mo at huwag puro salita. Agad siyang lumayo sa binata bago pa ito lumingon sa kanya. Gusto niyang matawa nang makita sa mga mata nito ang pagnanasa. Kapag ba hindi ko itinuloy ang kasal namin, babalik ka na sa akin? Matamis ng ngiti ang sumilay sa labi ni Ashley. Kibit-balikat lang ang itinugon niya dito. Gusto niyang makaganti sa dalawa pero wala siyang balak na tanggapin pa sa kanyang buhay ang lalaki. May ngiti sa labi na nilisan ni Justin ang opisina ni Ashley. Nakasalubong pa niya ang may-ari ng kumpanya bago nakalayo. Ano ang ginagawa ng lalaking yun dito? Tanong ni Ralph kay Ashley. Ngumiti muna si Ashley bago sumagot sa kaibigan. Gusto niya makipagbalikan sa akin. Seryoso? Maging si Ralph natawa. Tikom ang bibig na tumango si Ashley. Napailing si Ralph habang nangaarok ang tingin sa dalaga. Ano ang sagot mo? Sandaling tumigil sa pagdampot ng folder si Ashley. Hindi pa ako nasisira ng bait para patulan ng isang tulad niya. Good! Alis na rin ako at may kailangan akong tapusing trabaho sa kumpanya ng mga Williams. Paalam ni Ashley. Mag-ingat ka! Kumaway lang si Ashley sa kaibigan bago lumabas. Nag-taxi na siya upang mapabilis. Wala pa rin kasi siyang sariling kotse at hindi rin siya maihatid ni Ralph at may meeting ito. Kailan kaya matutuklasan ni Marlon na si Ashley ang babaeng nakaniig niya ng gabing iyon?